sabihin ko sa inyo yung totoo, hindi talaga pantay ang shoulder natin. Hindi talaga pantay ang mga muscle natin. Tandaan nyo yan. So, solid to. Medyo maganda to. Kasi lalo-lalo na sa mga tao ngayon na nahihirapan lalo na sa pagpalain ng katawan. And sa syempre, may mga struggles tayo na minsan hindi maganda yung mga nangyayari habang nag-workout tayo. So, eto na ang tanong niya. Idol, tanong ko lang. Paano po ipantay yung shoulder? Kasi po, yung sa akin po, hindi po pantay. Ano po ba ang pwede kong gawin? Sana po manotice nyo po ito. Thank you. Sana pag na-vlog po kayo, huwag nyo na lang po banggitin ang pangalan ko. So, hindi natin siya babanggitin kasi ayaw niya magpabanggit. So, itago natin siya pangalang Edward. Si Edward. Oh, Edward, ikaw, ah, hindi niya totoong pangalan. Edward, syempre, ang may papayo ko sa'yo, hindi pantay yung muscle mo, yung shoulder mo, hindi pantay. Actually talaga, guys, sabihin ko sa inyo yung totoo, hindi talaga pantay ang shoulder natin. Hindi talaga pantay ang mga muscle natin. Tandaan nyo yan. Hindi nyo mapapansin yan, pero once na pinansin nyo yan, hindi talaga yan pantay. Kahit yung sa'kin, hindi pantay. Yung isang chest ko, mas malaki to. Pag nagbe-bench press ako, nakikita ko, mas nakaangat yung isa. Pero yung isa, ano, pero hindi pag ibang tao, hindi nila napapansin yun. Lalo na yung shoulder, mapapansin mo yan pag medyo lumalaki na yung mga shoulder mo. Minsan, mas malaki to. Ito, para sa akin talaga, hindi talaga pantay yan. Mas malaki talaga tong ano ko, kaliwa. Ito. Kung mapapansin nyo, mas malaki talaga tong shoulder ko dito sa kaliwa. Totoo yan. Kahit saan part sa traps, ganun, mas malaking kabila. Pero, ganyan talaga, guys. Ang may papayo ko sa'yo, ang mapapayo ko sa'yo nga, pag maliit yung kabila, halimbawa, ito maliit, damihan mo to. Ganun. Halimbawa, ito maliit yung shoulder mo. Damihan mo ng workout to. Or, kung ayaw mong damihan to, mas bigatan mo to. Okay? Ganun yun. Kasi, hindi naman tayo laging nagbabarbell, shoulder barbell eh, di ba? Hindi naman eh. Pwede natin gamitin dumbbell. Magkahiwalay. Bigatan mo lang siya. Hindi naman masyadong mabigat. Dapat medyo, ano lang, medyo dagdagan mo ng konting weight. Kung ayaw magdagdag weight, dagdagan mo ng repetition para mapantay. So, ganun po talaga ang ginagawa. Bodybuilding po talaga, kaya nga po tinawag na bodybuilding yan. Kasi yung katawan po natin, hindi po yan perfect, guys. Hindi po perfect ang katawan natin. Ngayon, kaya may tinatawag tayo na bodybuilding, yan po, dyan po papasok ngayon yung pagpantay mo. Kung paano mo lalaruin yung muscle mo. Diba? Kasi meron kang ma-encounter niyan talaga na malaki na nga yung arms pa rin ng arms. So, hindi na pumapantay. Minsan, maliit na yung shoulder. Hindi, ano yun, yung tawag dun, hindi aesthetics eh. Kasi pag sinabi mong aesthetics, dapat pantay-pantay yan. Pantay yung shoulder mo, pantay yung bicep mo, pantay yung tricep mo, pantay yung chest mo. So yun po, dun po pumapasok ang symmetrical. Yun, symmetrical appeal. Dapat po talaga guys, pinagtutuunan po natin yan ng pansin. So ayan guys, ang mapapayo ko sa inyo na yung mga hindi pantay, lalo na yung obvious. Kasi may mga hindi pantay pero hindi naman obvious. Pero meron talaga yung obvious talaga. So yun, payo ko, mas bigatan nyo siya. Or, mas damihan nyo siya ng repetition. Or, dagdagan nyo siya ng isa pang set. Yun, para pumantay. Kasi minsan, kaya po nangyayari na hindi po pantay yung muscle kasi minsan mas mahina po yung kaliwa. Minsan mas mahina yung kaliwa natin, mahina yung kanan natin. So, ayan. So, pag nagbubuhat tayo, minsan pagod na to, eto malakas pa. Kaya ganun po ang nangyayari. Kaya hindi po nagiging pantay yung muscle natin. Pero, lahat po tayo ganyan. Lahat po tayo pinanganak na hindi pantay-pantay. Ultimo nga yung mata natin, pag tinitigan mo yan, hindi yan pantay. Minsan mas malaki yung isa, di ba? Ganun talaga. So yun, sana may natutunan kayo sa aking tips ngayon para sa inyo yan. Ah? Yung mga hindi pantay-pantay, yan. Ngayon, malam nyo na kung paano gawin. So it's time para ipantay yan. So yun lang guys, maraming salamat and I'm out.